What's up mga kabisyo? Welcome to my channel at kakabalik ko lang din ulit after 2 months. Ayan. So ayun, kakagaling ko lang sa may medical ko ngayon para sa bago kong trabaho. Pasensya na guys, tagal ko na naman walang upload dahil ayan na nga, ang dami ko nilalakad, ang dami pang nangyayaring hindi maganda. Yan ang life ko. Charot. Pabilisin na agad natin tong video na to. Bakit nga pala the forgotten ang tinitle ko sa video na to? Pero bago yun, gusto ko muna sabihin para kanino tong video na to. Dahil ilang linggo na akong masama ang loob, sabihin na natin ilang buwan. Well, nagsimula kasi yan na kung maaalala nyo ang channel ko, puro video ng basketball. Nung bago-bago pala ako, shout out sa mga loyal nga palang subscribers ko dyan. Yeah. Mga nanonood mula noon hanggang ngayon. Dapat siguro talaga puno na ng video ng basketball tong ano ko, puro inter-barangga. Ang kaso, ayun, yung namin walang nakipag-cooperate kahit isa. Wala. Meron gustong mangialam daw, sila daw bahala sa baliklaro kasi ayaw ituloy nung isa. Kasi daw, next year na lang daw, sabi. Eh yung team pa naman namin, handang-handa na. Handang-handa na siya actually, gustong-gusto na makakuha ng Sing Sing. Sinolid na yung team after nung last video na in-upload ko ng basketball. Yung father ko, yes, member siya ng team. Ayan, nag-prepare siya. As in talagang nag-spy siya, nag-scout siya sa kung ano-anong subdivision dito sa lugar namin. Ang kaso, pagdating naman nung pasahan na ng form, ayan, magbubuo na ng team, papapirmaan dito kay Sir. Ayan, si Sir. Wala naman si Sir. Siya pa, nagpapatryout pa si Sir. Ayaw na lang tanggapin yung lineup na binigay na tatay ko na pinag-aralan niya mahigit isang taon. Itong team pa naman ng basketball na to sa Inter-Barangay, alam nilang laging nasa top yan. Isang beses nag-ano pa yan, championship pa yan. Pero, ayun. Pasensya na guys, di ako makapagsalita na maayos. At sa sama ng loob ko, nagigigil ako. Gusto ko sabihin yung mga pangalan nila, pero wag na lang. Next year na lang daw. Eh, ang kaso naman, hindi na bata yan mga yan. Tumatanda rin yan. Alam mo yung katawan ng mga yan. May limit din yan. Bakit lang. Ubus yung lakas ko kakasalita habang naglalakad. So ayun, nasa tapat na ako ng company na papasukan ko. Next week na ako papasok yan. Congrats sa akin guys, congrats nyo ako, please. Congrats nyo ako, ngayon lang ako nakaulit ng maganda-gandang papasukan na kahit hindi na ako maghanap ng iba pang trabaho, okay na ako dito. Kaya na bumuhay ng isang angkan. Joke lang. Balik tayo sa topic natin. Nasa na ba ako? Ayun na nga, nakakuha yung father ko ng mga solid na teammates na hindi nakikita ng iba pang barangay. Actually, meron pa sa ng isang player, father ko na player mula sa 4-time champion sa Inter-Barangay sa Dasma. As in yung kalaban nila dati sa championship. Solid na player ang nakuha nila. Samahan pa ng 4 na sikretong player na hindi ko pwede banggitin kasi pinag-aaralan din na pala ng ibang barangay yung mga video na ginagawa ko. Ayan, gaya no sa may ano, Langkaan versus San Lorenzo Ruiz. Ayan, may nakapagsabi parang pinag-aralan nila doon yung mga player ng Langkaan, pero yan muna. Hindi ko nababanggitin yung 4 na nakuwang player ng tatay ko na isang taon niyang in-scout. Sayang. Ready na talaga sila kumuha ng Sing Sing dahil lang sa kapabayaan ng dalawang naka yun na dalawang yun, silang pareho nagsisisihan at mahirap na mangialam. Naghihintay na lang kami for next year. Maaalala nyo rin, ayan yung tatay ko itong video na to, mythical 5 siya ng Das Marines. Alam din ng team, alam ng lahat ng nanonood na ang tatay ko rin is playing coach.
Alam ko wala kayong pakialam dito sa video na ginagawa ko, pero gusto ko lang talaga malabas yung sama ng loob ko. Dahil ang laki na sinahin nila. Excuse me. Oy, wala akong end COVID. Dapat next month may sing-sing na kami. May sing-sing na, din na lang kaan ba? Oy, kung maaalala nyo sa sinabi ko nung opening last year, hindi nyo pwede i-underestimate ang team na yun. Porket balik laro siya. Makikita nyo naman sa mga highlights na ginagawa ko. Wait lang, ito yung sinabi ko doon sa clip na yun. Para sure na hindi ako nagsisinungaling. Pero yung team, mga galawan niya mga yan, lalong nasisir barangay, hindi mo siya pwede. Kaya ganun na lang kasama yung loob ko ngayon. Gusto ko ibuhos lahat ng galit ko kung pwede lang. Ay, ang sarap na mag-isa. Nakakapagsalita ako freely, pero wala pa rin direction yung pananalita ko. Wala akong pinagbago. Pasensya na guys. Sana naman next year, kumpleto pa yung mga player na inimbitahan ng tatay ko. Actually, nakuha na nila, nabuo na nila lahat eh. Nalista na lahat. Yung form na lang ang pipirmahan. Ito pa kinakasama ng loob ng karamihan sa mga player ng baliklaro. Diba, hindi sila, eto nga, dahil nga, kaya nga tinitle ko dito, is the forgotten. Kasi nga, inalimutan na lang nila basta ang baliklaro at di na inasikaso. Wait lang. Di na sila naasikaso. Buti pa yung senior division na inuna nila. Samantalang, last year, kung matatandaan ng mga taga roon sa amin o mga nakakalaban nila, puro default ang senior namin, which is dapat ban na. Puro default, as in halos dalawang laro lang ang nalaruan nila out of 7. Samantalang yung balik laro division, hindi man lang nila inasikaso ngayong taon. Ayun, sasama ng loob. Tumahimik na lang sila dahil mahirap din ang mangialam. Alam ko sa sarili kong mali ang mangialam, pero siyempre sa kulo ko na rin, hindi na rin matigilan. Ito, upload ko na lang tong video na to sa YouTube. Siguro naman hindi nila to ma-check doon. Ito pang isang problema last year na ikinakatampo ng mga players is nasa quarterfinals na, nauna ang baliklaro division. Then yung junior division namin na pa-quarterfinals pa lang, pinaghandaan nila ng warmer. Oh, maliit na bagay, warmer lang. Pero still, parang hindi naman yata patas yun. Unfair masyado kasi, biruin mo, nakikipaglaban ng patayan yung team ng baliklaro lagi. Kasi hindi nawawala sa laro na yun ang luto, palakasan ng kapit doon. Patayan lagi ang laro nila. Kung mapapansin nyo sa video ng mga highlights na ginagawa ko, nabubugbog lagi yung tatay ko. Ito yung ibang scene na patunay na patayan yung laro nila. Tapos iniisi-isi lang sila na namin. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable. Only, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love.
love. I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never lose. Also, ihabol ko lang yun sa ano. Ayan, pampahaba ng konti dito sa video na to. Ihahabol ko lang yun sa video. Nakakasa na tong buhok na to eh. Gugupitin ko to pag ako di nakatisip. Oo, sige. Ito pang isang encounter na nagiging problema sa may team namin. Alam ko kasi dapat din nag-prepare na service para sa mga team na yan. Service namin biglang nawawala pag oras na ng laro. Kaya minsan parang halos ma-default na ang balik laro, kaya dumidiskarte na lang sila ng kanya-kanya sasakyan kahit labag sa loob nila kasi walang masakyan. Meron pa ngang case na, which is isa junior nga namin, ayan, may laro sila, then bigla pinasakay sila doon sa patrol na binigay ng DASMA. Then maya-maya, tumating yung isa na driver, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Bigla sinabihan ng mga player na, sino may sabing sumakay kayo dyan? May lakad ako, magsibaba kayo dyan. Tama ba yun? Ginawa mo naman yung personal business service, kuya. Baka naman, hindi sa inyo yan. Hindi kayo para gamitin ay hindi personal use. Nakakahiya kayo sa totoo lang. Ginagawa ko tong video na to para i-remind kayo, bukod sa akin, hindi lang ako ang nagiinit ang dugo sa inyo. Ano? Ako lang, medyo nagkaroon lang ako ng lakas ng loob konti na magsalita. Pero hindi lang ako ang gusto magsabi ng ganito. Kung gagawa ako ng survey, malalaman nyo gano'ng karaming mali ang ginagawa nyo ngayon. So, ayun, hindi ko na muna masyadong papabakit itong video na to. At may mga nilalakad pa ako. Ayan, nakarating na nga ako sa DASMA. Kanina, nagbablog ako. Nandun na ako sa may work namin. Workplace, sorry. Guys, papaalam na muna ako dito ngayon. Gusto ko lang talaga ilabas itong kulo ng dugo ko. Kaya ginawa ko itong video na to. Also, ang tagal ko nang walang upload. Kaya, ayan. Siguro, mga isang buwan na ako hindi nakapag-update. Ay, isa ba? Dalawa? Basta yun. Ayan, update ko lang muna kayo ngayon. Ayan, magkaka-work na ulit ako. Siguro, mga once every 3 months na lang. Pag may time na lang ako makapag-edit, doon na lang ako mag-upload. Actually, marami akong gusto i-post eh, pero hindi ko pa magawa. Wala akong time talaga mag-edit. Puro, ang dami ko nilalakad ngayon. Kaya, ayun, hindi ko masasabi kung kailan ulit. Siguro naman sa mga susunod na linggo makakagawa pa ako dahil training ko na next week kung ganyan ulit ako. Thank you. So ayun, thank you sa 220 plus na subscribers ko. Ayan, after 1 year wala na ako mapasunda ng mga upload ngayon. Hindi na puro Interbarangay ulit yung channel ko. Wala akong magawa. Kakaurat sila. Top 3 pa naman sa pinakamaraming views ko is yung sa opening ng Interbarangay last year, which is pinaghahandaan ko rin yung video ko ngayon. Kasi hindi ako nagaganda. Kaya hindi rin ako masyado nag-upload ng video dahil hindi ako nagaganda sa mga ginagawa kong video. Hindi rin ako nagandaan doon sa mga ini-edit kong mga highlights na kukurnian pa ako. Siyempre, dapat talaga kasi maganda na yung gagawin kong video ngayong taon na to, ngayong opening na to. Pinagandaan ko rin yun bukod sa team ng na nagpa-practice weekly 3 times a week, lalo na yung father ko.
3 times a week yan naglalaro. After nung ano, after nilang malaglag sa interbarangay dahil sa nawalang jersey niya. Yan. At kaya nawala yun. Pasensya na guys, medyo boring tong video na to, pero sana maintindihan nyo. Intindihan nyo bakit ko ginawa tong video na to. Talagang mainit lang din yung dugo. Iinit ako masyado. Wala akong mapaglabasan. Alam ko magagalit parents ko pag napanood nila to, but wala akong makontent eh. So ayun na nga, uwi na muna ako. Pagod na ako. Bye guys, thank you for watching, and kita kits sa next video. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang button.